الحمد لله الحمد لله رب العالمين والسلام والصلاه على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته mga kapatid sa pananampalatayang Islam, salamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kanya lamang tayo pasasalamat at naway ang gabay at upapala tayo pa sa kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang pamilya, kasamahan at lahat ng tumahak sa kanyang mabuting landas hanggang sa araw ng pagbubuhay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, no? Ang topic na tatalakay natin ngayon ay ang mga bagay na dapat gawin ng taong mag-aayon, no? Sa buwan ng Ramadan at dapat na hindi niya gawin. So ito yung topic na ating tatalakay ngayon sa araw na ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang unang-una dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam na pwedeng gawin ng isa ng tao sa buwan ng Ramadan ay ang pagtatalik sa kanyang misis o kaya sa kanyang asawa. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Uhilla lakum laylat as-siyami rafathu ila nisa'ikum." No? Ito yung dalil na paggabi sa buwan ng Ramadan, no? Gabi, hindi araw. Kasi dati mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nung unang bispero ni Bliga ang Ramadan ay sa panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi pwedeng makipagtalik sa kanyang partner, no? Noon dati sa kapanahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at inaba ito ng utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at naging halal sa kanila. Kasi nga nakita ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga kasama ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi nila kayang magtiis. Kaya ay nagiging halal ang kikipagtalik sa partner ng isang mag-asawa sa gabi ng Ramadan. Pero ang hindi pwedeng ay ang pagtalik sa umaga ng buwan ng Ramadan. Hindi pwede yun. So yun sa pinakamalaking mga kasalanan na magagawa ng isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng buwan ng Ramadan. Pangalawa, ang pagkain at ang pag-inom sa gabi ng buwan ng Ramadan. So, kung inakala ng mga ibang mga non-Muslim, no, na kapag pumasok daw ang buwan ng Ramadan ay isang buwan daw na hindi tayo kumakain. So, kung may mga brothers tayo na bago pa lamang sa Islam, hindi po ganoon yun. So, pwede po tayong kakain ng gabi ng Ramadan. Pag lumubog na yung araw, ay pwede na tayong kakain ito. Pwede tayong kakain, iinom. Until sa pagsikat ng araw. O sa before ng Salatul Fajr. So, kailangan na natin umuwi sa pagkain, umuwi sa pag-inom, at umiwas sa mga bagay na nakakaasira o na nakakaapikto sa ating pag-aayon. At sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Tasaharu fa inna fis sahuri barakah." No, kumain kayo bago mag-salatul fajr, tunay na ang sa sahur
no? Sino mang tao na nagsasahur ay may blessing dito, may barakah. At saka ang pinakamainam mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay sa pagsasahur ay kay mas mainam na magsahur ang mga tao na nagayo no sa last 20 minutes o last minutes ng pagsalatul fajr no, para kasi ito ang ginagawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inuhuli niya yung pagsasahur niya kabaligtaran naman sa pag-iftar na minamadali niya. Pag oras na ng salat sa Salatul Maghrib ay pag narinig na kagad yung adhan ay kumakain na kagad siya ng Salatul Maghrib. Gayon din sa pagsasahur. Kapag malapit na ang oras ng Fajr ay kumakain ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inuhuli niya ito. No? So ito dapat ang mga gagawin natin mga kapatid sa pananampalataya Islam ngayon sa buwan ng Ramadan. Una, sunod na hindi dapat natin gawin. Yung hindi dapat natin gagawin sa buwan ng Ramadan o iwasan natin na gagawin ito. Ito yung mga, meron kasi mga tao mga kapatid sa pananampalataya Islam na kanilang inaagahan nila ang pagkain ng sahur. Inaagahan nila ang pagkain ng sahur dahil nga sila ay hindi natutulog ng gabi. No, hindi sila nakakatulog ng gabi o hindi natutulog ng gabi. Nagbibilar sila. Hindi sila nakakatulog sa gabi kaya inaagahan nila ang kanilang pagsasahur. Halimbawa nito mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay sa gabi 2 AM isang tao 2 AM na natutulog. No? 2 AM natutulog o mga 2:30 ng gabi. So para gusto niyang matulog, hindi niya kayang gusto niyang matulog, so kakain siya ng 2:30 ng gabi. Ang mangyayari niyan mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay napakaaga ang kanyang sahur. Hindi kaliwas ito sa subo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O nga, kumain siya ng sahur kaso napakaaga, malayo pa ang adhan ng fajr. Malayo pa ang pagdarasal o salatul fajr. Pagdarasal ng salatul fajr malayo pa. Kaya iwasan natin ito kasi itong tao na to ay nagbibilang ng gabi, hindi natutulog sa gabi, kaya naman ay inaagahan niya ang kanyang pagsasahur. At itong bagay, itong gawain na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay may mga ito ay maling gawain, no? May mga mali. Sapagkat ang tao na to na kumain ng maaga ay nag-ayuno na siya na wala pang oras ng pag-ayuno. Halimbawa, kumain siya ng 2:30 tapos natulog siya kasi nga hindi siya nakatulog ng maaga ay maaari na siya ay hindi makapagsala na salatul fajr, no? Isa pang kamalian na madadagdag sa kanyang ginawa sa pagkain ng maaga ay una ay nag-ayuno siya nang hindi pa pumasok ang pag-ayuno, hindi pa umaga kasi natulog na siya. Pangalawa ay baka maiwanan niya ang pagsasala ng salatul fajr kasama ang mga tao.
Kaya dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nakagawa siya ng malaking kasalanan. O nakagawa siya ng kasalanan. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala, unang-una, ang pag-iwan ng Salatul Fajr kasama ang mga tao. Kaya naman ay iwasan natin ang pagbibilar ng gabi na hindi natutulog ng gabi. So after Tarawih, kung makakaya natin, kasi ang Tarawih ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay napakabilis, no? Ang mga masjid ngayon ay mabilis na lang ang kanilang pagsasagawa ng Tarawih. So marami tayong time kung may gagawin pa ba sa gabi at matulog ng maaga upang gumising ng maaga at makapaghanda at kumain na naaayon sa gawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hinuhuli niya ang pagkain sa umaga o ang sahur. Hinuhuli niya ang sahur niya at yun yung tama gawain o tama gagawin na dapat gawin ng isang taong mag-aayon sa buwan ng Ramadan. Kaya iwasan natin ang tao na to kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbabala, no? Nagbabala sa mga tao at nagbabala sa mga tao hindi inaayos ang kanilang pagsasagawa ng sala, no? Nagbabala ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao hindi nag-aayos sa kanilang pagsasala. Ang pangatlo na dapat gawin ang pang-apat na dapat gawin ng Muslim na mag-aayon sa buwan ng Ramadan mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ang pagniniya. Pagniniya ay dapat na magniniya ng pag-aayon sa buwan o sa gabi ng buwan ng Ramadan, no? Kasi ang pag-ayon ng wajib o obligadong pag-aayon ay magkaiba siya sa pag-ayon ng sunna o nafila. Magkaiba. So kung nafila ay sunna na pag-aayon ay pwede siyang magniya sa umaga kung hindi pa siya nakakain. Pero kapag obligadong pag-aayon ay kailangan niya magniya before ng Salatul Fajr. Ba? Kabla Salatul Fajr, no? Kailangan na mag-ayon o magniya ang isang taong mag-ayon sa buwan ng Ramadan. O ito man ay buwan ng Ramadan, obligadong pag-aayon, no? O ito man ang pag-aayon ng bayan, no? Kung hindi tapos ng buwan ng Ramadan, tapos may hindi ka na pag-ayunuhan sa buwan ng Ramadan, so kailangan magbayad, ay kailangan mag-niya ka na sa gabi. O yung basta lahat ng mga pag-ayuno na wajib, hindi lang sa buwan ng Ramadan, marami. Yung pag-ayuno ng sumpa, no, nagsumpa ka sa Allah subhanahu wa ta'ala na mag-ayuno ako ng ganito, ganitong araw, ay kailangan mag-ayuno ka, kasi wajib ito eh. Mag-ayuno ka ng gabi, hindi sa umaga. So taliwas ito sa pag-aayuno ng sunnah. So kapag sa buwan ng Ramadan, mga kapatid, sinulit ko, kapag sa buwan ng Ramadan ay kailangan natin mag-ayuno before ng Salatul Fajr. Kailangan natin mag-ayuno at kailangan natin magniya. Kailangan natin magniya before ng Salatul Fajr upang magiging tama ang ating pag-ayuno. At gabi-gabi ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Gabi-gabi ito inuulit natin. Hindi pwede na isang niya lang ang gagawin natin sa isang buwan ng Ramadan. Bagkus ay gabi-gabi inuulit natin ang pagniniya sa gabi ng Ramadan.
Kaya ang pagniniya, mga kapatid, ay ang lugar niya ay ang nasa puso, no? Hindi ito sinasabi o binibigkas, bagkos sa puso lamang ang pagniniya. Hindi ito binibigkas kasi pagbinigkas ay wala yan sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag wala sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ito ay bid'ah. Panglima, ويستحب تأجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس بمشاهدتها أو غلب على ذهنه بكبر الأذان أو غيره. Sabi ang panglima ay ang sunna sa pag-iiftar ay ang pag-iftar ng madali, no? So taliwas ito. Kung sa sahur ay hinuhuli ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagsasahur, sa iftar naman ay kanyang pinamadali, no? Sabi ni Sahal bin Sa'ad radiyallahu anhu, anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu nasu bi khairin ma ajjal al-fitr, no? Nanatiling mainam ang mga tao, no? Nanatiling, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanatiling mainam ang mga tao sa kabutihan kung saan ay minamadali nila ang kanilang pag-iiftar, no? So sa sunnah ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag narinig mo na ang adhan o kaya nakita mo na ang paglubog ng araw, so ito na yung salatul maghrib. Ito na yung salatul maghrib. So ang gagawin mo agad ay kakain ka na. So ang sunna nito ay bilisan o madalian mo ang pag-iiftar o pag-breakfast mo. Sabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba ibadi ilayya ajaluhum fitra. Tunay na ang pinakamamahal, no? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwi an Rabbi, so ito ay hadithul qudsi, na inulat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, mula sa kanyang Panginoon si Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah, inna ahabba ibadi ilayya ajaluhum fitra. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na tunay na pinakamamahal sa kanya ng mga alipin yung silang inaagahan nila ang kanilang pag-breakfast, pagkakain sa buwan ng Ramadan o sa pagkaayon nila, no? Inaagahan nila, minamadali nila. So hindi porket na malakas ka pa, mamaya na ako kakain, no? So kailangan pag once na narinig mo na yung adhan, once mo na nakita na yung araw ay lumubog na, ay ito, agahan mo na ang pagkain. So ano ang sunna dun? Ano dapat ang kakainin natin? So ito yung kasunod. Wasunnatu ay yuftara ala rutabin, fa in lam tajid fa ala thamar, fa in lam tajid fa ala ma'in. Liqawli Anas radiyallahu anhu, kana nabi sallallahu alayhi wa sallam yuftaru qabla ay yusali ala rutabat, fa in lam takun rutabat fa tamarat, fa in lam takun tamarat hasa sawatin min alma, no? Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yulat ito ni Anas radiyallahu anhu, sabi dati ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbe-breakfast niya, no? Binibreak niya yung pag-aayuno niya bago pa man siya magsala. So kanyang unang binanggit ito, ala rutabin. Itong rutab, mga kapatid sa pananampalataya Islam, ito yung uri ng thamar, no? Kung nakakain ka na ng rutab, tinatawag na rutab, ito ay isang uri ng thamar o dates dito sa Saudi, na yung kalahati niya, itong thamar na to ay kalahati niya ay hinog, yung kalahati niya ay medyo hindi pa. So ito yung tinatawag na rutab. So kung meron kang ganito,
ay kainin mo. Kasi sunnah, una mong kainin, sunnah ang thamar. Itong rutab na uri ng thamar. Kung wala kang rutab, kasunod doon na sunnah ay yung thamar. Yung thamar mismo na sikat sa atin, yung dates na nakikita natin lagi kung sa Pilipinas. Kasi mga kapatid sa pananampalatayang Islam, maraming uri ang thamar. No? Maraming uri ang dates. May ajwa, may rutab, may thamar adi, mga ganun. Kaya maraming uri. So, kung wala kang rutab, uri ng thamar, pwede ang thamar o yung dates na normal lamang na lagi nating nakakain. So, paano kung walang thamar, walang rutab, walang thamar, ano gagawin? Ay, pwede na daw ang iniinom na lang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isa ay ang tubig. No, kung wala siyang makitang rutab, wala siyang makitang thamar, ay tubig. So hindi agad pagkain. So kung gusto natin makakuha pa ng mga gantimpala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay mas mainam na sundin natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga gawain sa buwan ng Ramadan. Inaagahan niya ang kanyang pag-iftar at yung kinakain niya sa pag-iftar bago siya nagsasala ng maghrib ay ang rutab, uri ng thamar, uri ng dates dito sa Saudi. O kung walang makitang thamar, kung walang makitang rutab, ay kinakain niya yung thamar na normal, yung dates na normal. Kung wala ito ay tubig lang. So ito yung mga sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nararapat nating gayahin. No, kasi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang number one na modelo natin bilang Muslim. So, kung may idol tayo, ito ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat natin gayahin sa kanyang mga gawain sa buwan ng Ramadan. So yun mga kapatid, ang mga narapat natin gawin sa buwan ng Ramadan. At mga nararapat na hindi natin gawin sa buwan na ito. At may mga bagay din. So ang kasunod ay mga bagay na dapat nating iwasan. No? Mga bagay na dapat nating iwasan kapag tayo ay nag-iiftar. Ano ito? Ito yung mga pag nag-iiftar na ay mag-iftar tayo na sapat lang sa atin para mapawi yung uhaw at gutom, no? So may tamar ka, may isang buti ka ng tubig, ay sapat na ito. So hindi iwasan natin yung mga nagagawa ng ibang mga kamusliman sa buwan ng Ramadan kung saan ay hinahanda na kagad nila yung kanilang mga lahat ng pagkain. Sa lamisa, mashallah, maraming pagkain. So, mali ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, kung gusto mag-iftar, no, kaya mas mainam no, sa masjid may nagpapa-iftar kasi doon na sila nag-iftar sa masjid. Meron ding iba na nag-iiftar sa bahay. Pero ang mali doon, may mali na mangyayari if yung nilagay na nila lahat yung pagkain nila. So ang magiging kasalanan nila makuha doon ay maaring ay makumain sila ng marami at hindi na makapunta sa pagsasala ng jamaa. Pagsasala ng salatul jamaa o pagsasala ng maghrib sa masjid kasama ang mga tao. At malulugi siya, no? Mawawalan siya ng mga malaking gantimpala sa pagpunta ng masjid, no? Kasi bawat hakbang natin mga kapatid sa pananampalataya papunta ng masjid ay nakakakuha tayo ng gantimpala nito kasama ang pagsasala doon kasama ng mga tao. So iwasan natin ito mga kapatid. Kung nag-iiftar ka sa bahay, no, iftar, kuha ka lang ng tamar, tatlong thamar, tatlong dates, tubig, yun lang. Kasi nakakapawi na yun sa uhaw at gutom natin.
Nakakapawi na yun sa ungaw at gutom natin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya iwasan natin ang pagkain ng marami sa oras ng pag-iftar, sa oras ng pag-adan, sa pagitan ng adan at ikama ng Salatul Maghrib. Kasi ang mangyayari dyan, baka maiwasan o baka hindi tayo makakapagsala ng kasama ang mga tao sa loob ng masjid, at mawalan tayo ng mga malaking biyaya, sana malaking reward sana sa pagsasala o pagpupunta sa masjid. So kasunod, wa yustahabu ayyadu inda iftarihi bima ahabba. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna lisaimi inda alfitri da'watan ma turaddu. No? Sabi na at sunna din ang pagdudua, no, sa tuwing na tayo ay nag-iftar. So habang naghihintay tayo na mag-adhan, no, mga 5 minutes o kaya ilang minutes, no, sunna sa ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay magdua sa mga oras na ito, kasi sabi ng propeta Muhammad SAW, tunay na para sa mga nag-aayun, no, sa tuwing na sila ay nag-iftar, ang kanilang dua, panalangin ay hindi ito binabalik sa kanya o tinatanggap ito agad ng Allah Subhanahu, katanggap-tanggap sa oras ng iftar, no, 5 minutes mga ganyan bago pumasok yung adhanul maghrib. So mainam dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam na magdua tayo ng marami sa mga oras na ito upang inshallah subhanahu wa ta'ala matanggap ito ang ating mga panalangin sa oras na tayo ay nag-iiftar. So ito ang mga dua na makikita natin sa hadis ng propeta Muhammad SAW na kanyang sinabi, Allahumma lakasuntu wa ala rizkika aftartu. No, ito yung mga dua, at mayroon pang ibang mga dua na sinabi, katulad ng sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahaba dama'u wa iddallatil uruq wa thabatil ajaru insha'Allah. At ito dapat wa hakada yambagi lil muslim an yata'alama ahkamu siyam iftari waqtan wa sifatan hatta yuaddi siyamahu ala wajhil mashru' al muwafiq li sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam. So dapat ito yung mga ginagawa ng isang Muslim na nag-ayun, no, sa na alam niya ang mga katuruan, no, mga alintuntunin sa pag-aayun, no, at ang pag-iiftar, mga oras nito, katangian nito, no, para masaguyod niya, no, masaguyod niya ang pag-aayon sa buwan ng Ramadan na kahintulad sa sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at dahil doon ay ang kanyang pag-aayon ay tama kasi sinunod niya ang pag-aayon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ito ay kasunod sa sunna o sa utos ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi ang pagsagawa ng kabutihan o ibada mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay may kondisyon ito, at kabilang ang kondisyon ito ay dapat ay alinsunod sa utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at utos ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kailangan natin sundin kung ano, paano nagmag-ayon ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang dito na lamang po. Sana ay may natutunan tayo sa lecture na to, itong araw na to. Hanggang dito na lamang. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.